Alin kunya ano ano ang binibilang paro sa iba't yata? Pinalaya sila sa hardin, sa hardin ni Eden. O, kung tawagin natin ay, pinalaya sila sa paraiso. Pinalaya sila sa langit. Inalis, dahil sa nawala yung langit, nawala rin ang buhay na walang hanggan. Inialis ang ugnayan ng tao at ng Diyos. So without God, without Jesus Christ, walang langit. Kahit na masabi natin na sa daigdig na ito, marami kang pera, marami kang bahay, marami kang resort, no? Maaring nasa iyo na yung nanais mo sa daigdig na ito, pero sa oras na wala ang Diyos sa iyo, hindi mo makakamit yung tunay na kaligayahan. Dahil tanging sa Diyos mo lamang makakamtan ang lahat ng bagay. No? Yan yung nawala kay Eva kay Adan. Nawala yung ugnayan ng tao at ng Diyos. Nawala ang Diyos. Gawa ng pagkakasala ni Eva at ni Adan. At yun yung dahilan kung bakit po ang ating Panginoon Jesu Cristo ay namatay, naging tao, namatay at muling nabuhay. Ibalik ang ugnayan ng tao ng Diyos. Ibalik ang langit. At yun po yung binibigay ng Panginoon. No? Ang yun ay binibigay ng eternal life. Yan ay ibinigay na sa atin. Noong unang panahon, bago si Jesus ay lumating sa daigdig na ito, no? Kahit anong gawin mo, yung kung enter heaven. Why? Kasi hindi pa tayo iniligtas na Jesus. No? So, before 2,000 years ago, ay kahit na ikaw ay magpapako sa krus, hindi ka maliligtas sapagat hindi pa tayo iniligtas ni Jesus. So, gawa mong pagliligtas ni Jesus, ipinabalik niya yung langit nito, yung langit. Bahagi mo na kung saan. At yung holiness po, ay hindi po para makuha natin yung langit. No. No. Ano yung ano? Kasi ibinigay na sa atin, no? Ibinigay na sa atin. No? Kung maalala natin, sa sakramento ng binyag, ano yung binibigay sa atin? Anong na-receive natin sa sakramento ng binyag? Ano po naramdaman natin sa sakramento ng binyag? Yung inalis ay ibinigay. Ano yung inalis? Langit. Ang ibang tawag po natin ay eternal buhay na walang hanggan. Ang makapili ng Diyos. So, ibinigay na ako sa atin, sabi niya, so, yung holiness, yung kabanalan, kaya kung tayo yung nagpapakabuti, hindi mo tayo nagpapakabuti para tayo ay mapunta sa langit. Nasa atin na yung langit. Kailan ibinigay yung langit? Nung tayo ay bininyagan. Bakit tayo nagpapakabuti? Kasi we have to maintain. Kung talagang nais natin mabuhay bilang mga anak ng Diyos. Nais natin ipakita na tayo ay isinilang mula sa langit. Bakit tayo umiiwas sa kasalanan? Sapagkat hindi tayo galing kay Satanas. Galing tayo sa Diyos. Tayo ay ginawa ng banal ng Diyos. Ang yung paggawa natin ng mabuti ay para isa buhay natin yung pagiging galing natin sa Diyos. At kayo, kaya kayo na rito, ay naisin yung ipakita na yung kabanalan na ito ay naisin yung maiparamdam, lalo-lalo na bilang pagiging lay ministers of Holy Communion. No? So hindi ko para kayo ay maging banal, ngunit para tayo ay manatiling maging banal. Mapanatili natin, maisa buhay natin. Ito yung karangalan
na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. No? Ganun tayo kamahal ng ating Ama na sa langit. Next. Tulad ng po lang sinabi ko kanina, hindi nyo kinakailangan ng superpowers para kayo ay maging banal. No? Bahagi yun na kung saan ay kinakailangan namang natin i-strive sa isang pagkilos na magagawa natin bilang mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sana po, no, ay ito ay magagawa ng bawat isa sa atin bilang mga binyagan. Ang sabi nga po ay sana rin po yung ating pagnyaya sa ating sarili, no, ay ano yung huwag natin kalimutan, no, na yung ninanais natin ay walang iba kundi higit na makapiling natin ang buong na kapal na puno ng kaligayahan at kasaganaan doon sa kanyang kaharian sa langit. Na aking kabilang sa kanyang pinagkaharian bilang mga tunay na mga anak ng Diyos. So in short of, ba't kayo nagpapakabuti? Sapagat ako ay anak ng Diyos. Sapagat ako ay isinilang ng mga sa langit dahil sa ako ay nais na tumugon sa panyaya na ipinagkaloob sa akin na poong may kapal. No? So yung buhay ko ay isang buhay na nagnanais na pangatawalan ko yung biyaya na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. No? Igamaw natin ay ito mismo ang yung pamamala natin para may pakita natin na tayo ay mga isinilang ng muli, na tayo ay mga anak ng Diyos. Pagkauwi mo sa kasalanan, kasi hindi naman ako makasalanan. Ako ay maka-Diyos. At ang maka-Diyos, hindi gumagawa ng masama. It is our identity. Yun ang sabi po ni Pope Francis, kung maalala ninyo, noong siya ay nakipag-usap sa mga kabataan ng UST at sa pag-reopen po ng misa noong kapistahan ng Santo Niño sa Quirino Grandstand. Sino po nakapunta sa Quirino Grandstand? Nakapunta sa Quirino Grandstand. Oh. So, nakapunta nyo. Di ba yun ang kuya panay ng ano? Do not lose your identity. Ano yung identity? You are children of God. Kayo ay mga anak ng Diyos. Sabi nga po ninyo, ako ay anak ng Diyos. Isa pa nga? Ako ay anak ng Diyos. Isa pa? Ako ay anak ng Diyos. And you would like to let yourself to be known as anak ng Diyos bilang lay ministers of Holy Communion. Dito ko nakikita na dito ko may mapahayag ang pagiging anak ng Diyos ko, no? Bilang membro ng lay ministers of Holy Communion. Dito ko may papakita yung pagmamahal ko sa Ama. No? Kaya ako'y maglilingkod dito. No? Maging tulong ko. Gawa ng pagiging anak ng Diyos. Ano po yung difference ito? Kasi baka kasi yung difference natin ay kaya ako maglilingkod para ako ay maging anak ng Diyos. No? Kaya ako maglilingkod para ako ay maligtas. No? Hindi. Ibig sabihin, kasi ano yung difference na? Kasi kapag yun yung pagsaya sa akin mo, kaya po ako ay nag-iliminis sa ng Diyos para ako ay maligtas. Kasi baka magkaroon ng miscommunication na ano? Na pinagtatrabahuhan mo yung pagiging anak mo ng Diyos. No? No? Yung pagiging anak mo ng Diyos, ang pagiging holy mo ay bigay ng Diyos. No? Well, ano lang kailangan mo? Tanggapin mo. No? Tanggapin mo. Pangatawanan mo.
pahalagahan mo. Pahalagahan mo. So bahagi yun na kung saan ay nakita po natin yung napagin na pagkilos natin, at yan ay yung tinatawag po natin holiness. No? Kaya mo iiwas ang kasalan. Bakit? Ay hindi ka kasi kampo ng demonyo. No? Yung kampo ng demonyo, ay talagang ang gagawin niya ay kasamaan. No? Pero ito ay no, ikaw ay alagad ni Kristo. Kaya iiwas ka sa kasalanan. No? So, yun yung identity natin. Na tayo ay pinili ng Diyos bilang isang banal. Tayo ay tinawag ng Diyos mula sa sinapupulan ng ating mga ina bilang kanyang anak. Hindi bilang anak ng kadiliman. So, yun po nawa yung makita natin. Napanood yung Hellboy? Yung Hellboy 2? Yung Hellboy 2, kahit yung Hellboy 2, no? Yung pinakauli, di ba? Kasi yung kanyang kamay, yung pa-isusi noong impyerno, di ba? So, binubuksan niya na yung impyerno, no? Tapos anong sinabi noong yung assistant na kinuha ng kanyang tatay-tatayan, no? Anong sabi niya ay, sabi niya ay, iniagis na yung rosaryo, no? At ang sinabi ng assistant ay, do not forget who you are. No? Huwag mong kalimutan kung sino ka. No? Hindi po yung bahagi mo kung saan huwag natin kalimutan. Sabi mo ni Pope Francis, do not forget that you are children of God. So bakit tayo nakakaunggawa? Sapagkat ako ay iniligtas ni Kristo. Hindi para iligtas ni Kristo. Magkaiba po yun, ano? Kaya ako nung nagkakawagawa, eh dahil ako ay iniligtas ni Kristo. Iba doon sa, kaya ako ba't nagkakawagawa? Para ako ay mailigtas ni Kristo. Hindi yun. Tayo ay nagkakawagawa kasi ako ay iniligtas ni Kristo. Nakita niyo po yung difference? No? Nakita po natin, and that will empower us. No? Nandun ang gagaling mga ating kapangyarihan. Kasi, nasabihin yung iba eh. Ano ang katawang ng tao? Ako ay tao lamang. Yeah. Sabi nga ay, ako ay tao lamang. Makasalanan. Marupot. No? Ay kung ang tingin mo sarili mo ay tao ka lang. Di ba? Kung tao ka nga lang. No? But you are not only human. Hindi ka lang anak ng tao, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. At yun yung ibinigay sa atin, nang tayo ay bininyagan. Yun yung lakas natin para magagawa natin yung ating mga gawain. Gaano mang kahirap, gaano mang kahintig ang schedule natin. Ay makita po natin yung kapangyarihan na ibinibigay ng Diyos natin. At yun po, no? Yun po yung holiness na huwag natin kalimutan. God made us holy. Tayo pinili niya bilang isang banal na bayan ng Diyos. So, isang bahagi o nangusan ay doon natin pagbabasihan. No? Kasi yung mga susunod po mga Sabado, no, ay lalong magbibigay sa atin ng mas matitinding mga pagkilos na ito at saka medyo kinakailangan natin ng pag-aaral, no? Lalo-lalo na po sa pagdating ng banal na kasulatan. No? Maging bahagi yun ang kung saan ay siguro po ay lalo natin mapagtibay yung ating kaisipan. Pero sabi mo nga, kahit na kayo ay college graduate, kahit na kayo ay hindi malamang nakapag-high school, no? Ay saan mang gagaling yung inyong lakas? No? Huwag yung kalimutan ang inyong pinanggalingan, ang inyong pagiging kayo, yung pagka-inyo nyo, no? Yung inyong pagiging being na ano, you are children of God. Ako ay anak ng Diyos. No? Dahil sa pamagitan ng ating Panginoong Jesu Kristo.
na siyang naging dahilan kung bakit tayo ay naging anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. At dito po nagmumula yung ating higit na pagkilos sa buhay na ito, no? Sa gawain ng ibinibigay ko sa atin ng simbahan bilang lay ministers of Holy Communion o kung anumang pagkilos na nais natin gampanan sa mundong ating ginagalawan bilang isang mabuting mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. No? Sapagkat makita po natin, no? Na kinakailangan natin kumilos, kinakailangan natin tulungan, no? Sapagkat sabi nga rin, lalo-lalo ngayong panahon na ito, no? Ay hindi lamang po yung labanan natin yung ibang sekta, no? Na nagtuturo ng ibang kaisipan na mali, no? Maling kaisipan, no? Na kung saan ay kumisan po ay kumisan ay lumalason sa kaisipan ng ibang mga tao, no? Kasi mayroon ibang pananampalataya na akala mo ay palaging may kaaway, no? Ay hindi po, sabihin, ito ba yung pananampalataya natin, ginagamit, no? May mga pananampalataya, no? Ginagamit yung pananampalataya, no? Pumatay ng tao, no? Ay mali po, maling turo, no? Bagamat hindi ating pananampalataya, pero dahil sila ay naligaw sa ganong uri ng pananampalataya, ng pananampalataya na kanilang pinangawa kanino, okay lang na pumatay ng tao. Kasi bakit? Hindi sila kabilang sa kanilang pananampalataya. Yan po yung nakita po natin sa mga fundamentalists. Ay, biro mo yun, ginagamit ng pananampalataya kahit na pumatay ng ibang tao. At nakikita nila, sila'y magdudulot ng kaligtasan. Pero, napakabigat din po ng amo na ipinabahagi ko sa atin na kinakailangan natin ng isang mas maliwanag na pagtugon sa nabanggit ng pagkilos. Kinakailangan natin ng mga tao, no? We have to build